2, 3, 1. Good day mga kapasmasters o kapasmasters followers. Salamat yung lahat, especially yung 996 na followers ng Pats Technical Box. Ito, may share naman ako ng mga kapasmasters. Ito ang pag-repair ng isang refrigerator. Second technician ako. Ito yung ginawa ng first technician. Ginamitan niya ng isang filter dryer ng flare type ang tawag dito. Tapos palitan na natin ito ng solda type. Ako bilang isang technician mga kapatsmasters, tapos ito para sa mga technician. Hindi ako gumagamit nito kasi noong first or bago pa akong technician, naranasan ko namin kapag itong gagamitin daling magka-leak ito mga kapatsmasters. Bakit? Siyempre umiinit ang filter dryer, kaya habang umiinit, nag-cause ng init dito, siyempre hindi natin mapansin o makita gumagalaw or nag-iba yung titin or lumuluwang yung kanito. Kaya direct to the point mga kapasmasters, ang ginagamit ko nito is ang solda type na pan. Sorry, maingay, malapit sa daan kasi yung shop ko. Maingay yung gan. Ipakita ko sa inyo mga kapasmasters yung solda type na filter dryer ng isang refrigerator. Ito mga kapasmasters, ito ay yung solda type na filter dryer ng isang refrigerator. Ito kape, dalawa, 1/4 ito, tapos ang may kwan ito, ipapuntang capillary chop, dalawa ito. Kadalasan ginagamit din ito pag kumuha ka ng inchito. Inchito si Tista, ito ang yung dalawang butas na 1/4 ang ginahanap kasi lagyan ito ng capillary ng access valve ito para isukat. Tapos balik tayo direct to the point mga masters. Ito lang ang ginagamit ko, hindi ako gumagamit ng ganitong klase yung flare type kasi sabi ko na naranasan na namin magka-cause ito ng leak dito sa fittings niya, dito sa flare nut magkakus. Kasi dahil umiinit yung filter dryer, kaya ito yung gagamitin natin mga kapasmasters. Shout out sa lahat ng mga technician dito sa Cebu at sa mga technician sa buong mundo. Kung tapos ibigay ko sa inyo mga tips mga kapasmasters, especially yung mga technician, wag na kayong gumamit nito kasi magka-back job lang yan. Dito na tayo. Tapos ipakita ko sa inyo kung paano maghinang ng steel to copper tube, vice versa. Gamit tayo ng silver rod at saka silver plugs. Actually, dalawa ang ganito. Silver rod at sa silver plugs, tapos yung borax at saka yung bronze rod. Kaya ang gagamitin natin ngayon is ang silver plugs at saka silver plugs mga kapasmasters. Tingnan nyo maya kung paano ako maghinang ng isang copper to steel o steel to copper yan mga kapasmasters. Tapos bagong lahat, before natin putuloy ito, linisan ng maigi, kunin yung kalawang yung pan sa steel, linisan ng maigi gamitan ng papel deliha, sandpaper o tapos para madali, bago mo putulin, kailangan malinis na mga kapasmasters. Isang tips yan galing ni Pats Technical Works, sa Pats Technical Works. Hinang tayo.
Okay, tingnan mo kapasmasers. Magkuhan na to, maghinang na ito ng filter dryer. Gabit na natin. Lakasan natin yung apoy kasi makapal yung kan. Para madaling uminit na itong kan. Okay, dito tayo. Unahin natin sa gitna. Kasi malaking distance yung gitna dito. Yan. Copper tube, tapos silver rod yung gamit ko. Okay, ito yung paano maghina ng copper tube, tapos lakasan natin yung apoy para madali madunaw yung silver rod. Okay, hinahin natin ng konti, tapos kuot-kuot, gamitan natin ng kuot-kuot sa likod, sa ilalim. Okay, kuot-kuot daw, kuot-kuot. Okay, sana may sa mga followers ko sa Plastic Metal Works ng Agmin, sana may makuha kayong konting kalaman dito kung paano mag-inang or soldier ng kan. Dito, siguraduhin natin dito sa gitna. Okay, yan. Okay. Okay yan, kapasmasters. Tingnan natin ng maigi kung okay ba yung pagkuhan natin. Tapos dito. Gamitan natin ng magic mirror. Lili type. Okay. Tapos, malaman natin ito. Kung may leak yan, mga kapasmasters. Pagganahin natin yung compressor. Tingnan natin kung kung may leak. Pagganahin mo yung compressor, i-turn on mo, tapos kuhan mo dito, hawakan mo dito, tapos dito sa dulo, kapag may bumubbles yan or may hangin dyan, may bubbles, it means yan, may leak pa dyan mga kapasmasters. Kaya pwede mo yung i-double check or so hinangin ulit. Para sigurado, huwag kang always double check. Yan kapasmasters, tapos standby. Kagawin muna, palamigin ko muna bago natin i-turn on para hindi mainit hawakan yung dalawang kanito. And okay na kapasmasters, malamig na. Kaya pwede na natin i-flashing sa pamagitan ng i-check natin yung ka natin ginawa. Wala pa dito. Ang purpose na pag-flashing nito mga kapasmasters, halimbawa, nadugtong natin ito. I-check natin ito kung hindi ba barado. Kasi kadalasan, sometimes, yung mag-kuan ng copper steel o metal to copper tube, kadalasan, yung iba, mag-bara dito, tapos dito. Actually, tapos, i-test natin kung hindi ba stuck up. Naka-turn on na yung thermostat doon. Okay. Tapos, dito natin hawakan para kung may dumi dito mga kapasmasters, dadaan yung madumi dito sa malaking kwan. Kung dito ko tayo una hawakan ni flashing, pwede mag-stack up, makabigay stack up dito sa ating capillary filter dryer, tapos sa silica niya, yung silica. Kaya dito natin unang hawakan para lumabas yung dumi or yung especially yung mga kanang paghinang natin, di ba? Yan ang technique. Huwag dito unahan para lumabas. Di ba? Wala akong kan. Gamitan ko na lang ng paa. Okay? Tapos lagyan natin ng standby muna, kuha ko na ng kan ng sabon or kan para malaman natin kung may leak pa yung kan natin hinang. Yan mga kapasmasters, linagyan ko ng bubbles, tapos tingnan natin kapag may bubbles yan, it means yan may leaking. Bitawan ko dito. Okay, wala. Tapos dito naman tayo, hinang naman tayo dito sa dulo ng filter dryer, connected ng capillary tube. Ito yung critical sa hindi marunong magawa nito, maghinang mga kapasmasters, especially sa mga baguhan na technician. Iba takot maghinang dito kasi maliit ito. Kaya ipakita ko sa inyo mga kapasmasters kung paano maghinang
ng filter dryer to capillary tube, mga kapasmasters. Okay, tips number 2 or 3 mga kapasmasters, ito, kailangan yung filter dryer nyo bago nyo hinangin, mga kapasmasters, kailangan nakayuko, hindi nakayuko para kung kan hindi papasok yun. Tapos ito yung capillary tube, dito lang, wag nyo i-kan dito sagad kanyo, ganyan kan lang, para hindi umabot sa strainer. May strainer kasi yan, mga kapasmasters. Yeah, wag yung isagad doon sa strainer para hindi daling mag-stack up. Yan, okay. Okay, yeah, pasok natin. Okay, yan. Kailangan nakayuko, ha. Tingnan nyo, mga kapasmasters, hinangin na natin. Sana makabigay idea or makakalaman itong konting tips, mga kapasmasters, galing sa Pat's Technical Works. Paano mag-repair ng isang refrigerator? Okay, hinang tayo. Unahin natin itamaan ng apoy o yung iangkan is ito yung filter dryer, mga kapasmasters, kasi makapal ito. Tapos dandahan natin yung ikan. Sa tingin mo namumula nyo ng filter dryer, dandahan mo ibaba, tumaan yung capillary tube para matunaw yung silver rod. Lagyan natin ng silver rod, mga kapasmasters. Tingin mo pula na yung kan, pula na yung filter dryer, lagyan mo silver rod. Unahin ito sa taas para okay, yan, patayin lang natin. Yan, lagyan natin ng konti sa babaw, sa baba, sa ubos. Ika natin, yan, additional konti. Okay. Okay, yan. Clear na clear. Tingnan yung kapasmasters. Kung okay pa yung tama natin ng pag-kan. Hinang na isang kan. Capillary tube. Tapos, papuntang kan. Filter dryer. Filter dryer capillary tube. Tingnan natin. Ili-ili. Tawag. Gamitan natin ng magic mirror. Okay. Wala. Okay. Wala. Ganda pag-hinang. Nakayuko, ah, kailangan nakayuko yung filter dryer, mga kapasmasters, para di pumasok yung silver rod na nalusaw o tunaw na silver rod. Kailangan nakayuko. Yan ang isang tip ni Pat's sa Pat's Technical Works. Okay, tapos paano natin malaman kung di babarado or stuck up itong filter dryer? I-turn on natin unit ito. Disconnect ko noon yung return. Kailangan may lumabas na hangin dito. Kapag walang lumabas na hangin dito, mga kapasmasters, sigurado stuck up ang yung capillary tube. Okay, i-turn on ko muna. Okay, na-turn on ko na yung unit, mga kapasmasters. Tingnan natin kung tapos hawakan ko dito, hawakan. Kailangan may lumabas na hangin dito. Kapag walang lumabas na hangin dito sa return o suction, okay, may lumabas, mga kapasmasters, ha. Pakinggan nyo. Okay. It means hindi stuck up. Hindi stuck up. Kapag walang lumabas na hangin dito sa return or suction side, it means yan, mga kapasmasters, itong hininang natin ng disolda, soldered dito sa capillary, filter dryer tapos capillary, kung walang lalabas na hangin dito, it means yan, stuck up or barado ito, mga kapasmasters. Yan, verse siya. Kahit sa aircon, the same rin. Water dispenser, the same rin. Kaya, before nyo, o tapos nyo ihinang, kailangan putuloy nyo yung return or suction side, tapos ikuan nyo, kung may lumabas na hangin, kapag walang lumabas, direct to the point. Ito, mga kapasmasters, stack up, barado ito. Yan lang, mga kapasmasters. Okay? Mga katayo, flushing. Actually, i-cut ko lang yung pag-flushing, mga kapasmasters, para hindi mataas yung video natin. Yun lang pinakita ko. Paano i-solder dito yung steel, metal, or copper tube. Tapos, capillary tube, filter dryer, capillary tube. Yan lang. Gumagana na unit. Ipakita ko mamaya kasi para hindi mahaba yung video natin, mga kapasmasters. Okay. Tapos, ituro ko sa inyo, mga kapasmasters. Halimbawa, aksidente, nasira yung vacuum pump or din yung nadala.
Tapos nag free charging kayo ng isang refrigerator. Ito yung gawin nyo paano mag self vacuum mga kapasmasters. Okay, kabit natin gauge. Tapos basta magkuhan ka. Tapos ko na yung na-plusing mga kapasmasters sa shortcut ko na para hindi mataas yung video natin. Tapos nakabit ko yung gauge. Yung wag nyo lang pansinin yung kulay dilaw na hose. Kapag technician, wala na tayong kan. Tapos antayin mo yung kapasmasters. Gumagana yung unit, basta mag self vacuum. I-turn on nyo yung unit, gumagana. Antayin nyo yung vacuum dito. Tapos ang kapag close yung gauge yung kapasmasters, walang hangin na lalabas or papasok, dito talaga lalabas. Tapos gagamit tayo ng flow mga kapasmasters. Shout out sa mga hindi gumagamit ng flow, pero kung pwedeng gamitan, may ibang technician hindi gumagamit, baka may iba mag-react nito, pero mas bisa gamit tayo ng konti. Ito kalahati nito yung gagamitin natin mga kapasmasters. Yung shout out sa hindi gumagamit, pwede ka rin mag-react, pero ang system nito para malinis dito na tayo, natin idaan sa fan. Turn off natin yung unit, tapos dito natin idaan para papasok yung flow dito galing ang fan, dryer to capillary tube, tapos pampuntang evaporator yan, para malinisan yung capillary tube mga kapasmasters. Yung iba hindi alam kung paano ilagay o yung flow, iba dito pinasok sa kwan pumunta. Ang purpose ng flow mga kapasmasters is para malinisan yung capillary tube at saka evaporator, hindi yung compressor mga kapasmasters. Okay, nasa kwan na tayo, naka-vacuum. Okay, close yung gana, gauge natin, close, naka-close yan. Okay, tapos wala nang hangin dito na lumabas. Ang gagawin natin dito, open ko itong kan, open itong flow natin. Yan, open ko, tapos patayan ko, turn off ko. Okay, tapos tingnan yung kapasmasters. Igopin yan. Okay, igopin, kalahati lang. Okay, tapos ikaw na yung pinch off. Pinch off natin mga kapasmasters para hindi kwan. Okay, yan. Tapos hinangin natin. Kita ba? Okay, hinangin natin yung end ng copper tube. Okay, yan lang pag self vacuum mga kapasmasters. Ang point is halimbawa nasira yung vacuum or nakalimutan mo ikaw po konti yung kanto kasi okay disira yung vacuum mo, tapos nakalimutan yung vacuum mo. Ito yung paraan paano mag self vacuum mga kapasmasters. Okay, hinangin natin yung in ng pan. Kunti pa, kunti. Takasan natin yung apoy. Okay. Okay. Tapos, wala na sa end. Tapos dito sa kwan, tama ng pinch off, ikaw natin soldier para pagkapalan natin ang mukha. Para hindi madaling mabalik. Para hindi magaling magbali mga kapasmasters. Technique ito para iwas kasi lumambot yan. Yung iba pwede ibalik ikaw ng clearing tools, pero baka madamage or maka na. Ito na lang, kapalan na lang natin, kapalan na lang mukha para mo marami ang followers. Tapos may mga heaters, pero silang wala tayong kanan. Importante gumawa tayo ng tama. Kung may mali, okay, yan. Tingnan nyo yung kapasmasters. Yan, tingnan nyo. Okay, tapos na, nag-ano yung nasa
ubos ng zero yung kanatin yung gates. Kaya pwede na tayo na magka ng freon charging. Kunin natin yung freon. Magka na tayo freon charging, open na yun. I-force natin. Kailangan force para walang hangin. Okay. Tapos buksan natin yung gates para lagyan ng refrigerant yung kan. Open mo lang. Tapos kuha tayo ng i-taste natin kung may mga fan ba, may mga mataas ito yung access valve ko kasi para magpinsop pa tayo dito. Pero parang ba, baka hindi ko na mapapakita ang pagpinsop kasi haba na yung video natin, mga 25 minutes, haba na ito, patagal na yung i-post mamaya, ang cellphone na yung i-post natin mamaya dito. Okay. Wala tayong nakitang leak. Dalawang unit yung gitrabaho ko ngayon mga kapasmasters, yung Samsung digital na twin cooling, tapos ito lang pinakita ko kasi about sa filler dryer kung paano hinang, tapos sa capillary tube. Yan, kung maghinang kayo capillary tube at filter dryer, iyuko nyo yung kan, yung panang capillary tube o filter dryer para hindi magka stack up. Yan mga kapasmasters, wala tayong nakita, ang nakita ko lang is muta. Dumi. Yan kapasmasters. Okay, pagbukan mo freon, hayaan mo lang sana dito malaman kung ang ginarga mong kapasmasters is 134E, nasa 60 PSI yan kahit o naka-open. Tapos kung walang tagging sa halimbawa, walang tagging yung tanke, kapag nasa 40 PSI, yan ang R600. Yan, mga kapasmasters. Tapos kung lumagpas dito, 180, yan ang R22. Tapos lumagpas pa talaga 250, yan ang 410E at saka R32, mga kapasmasters. Isang tips. Maraming tips ibigay si kapasmasters. Okay? I-close ko na. Okay, naka-close. Lagyan natin ng clameter. Kuha muna ako ng clameter mga kapasmasters. Dito baka may ma-react dito. Mamaya ikon dito. I-plaster ko ito ng maigi. Okay, mag-react na hindi pa nakalapit sa compressor. Ikon ko mamaya yung clameter. Tapos dito, lagyan ko na ng clameter mga kapasmasters. Ay, turn on natin. Tapos nasa 60 PSI yung karga natin yung refrigerant or freon. Standby pressure nasa 60 PSI mga kapasmasters. Okay, turn on natin. Okay, gumana na yung compressor. Nasa 1 amperes 0.9. Tingnan natin ilan yung kanito, yung amperahe. Ang unit is Condora Negocio Inverter, nasa 0.55 amperes. Konti lang itong mga kapasmasters. Actually, pinalitan ito ng compressor. Madumi. Pinalitan ito ng compressor ng 150 horsepower. Yeah. Expect tayo na tataas ang amperahe nito mga kapasmasters. Hindi ito 50 lang, 0.50 PSI. Expected na sa aabot tayo nito ng 0.90 or 1 amperes mga kapasmasters. Yan lang mga kapasmasters, sana may makuha kayong konting kalaman dito sa video nito kung paano ihinang yung steel to copper or metal to copper tube, and then ka capillary tube, curtain dryer, paano mag self vacuum. Yung pinakita ko lang yung is mga technique. Yung mga technique lang ipinakita ko kasi kung ang procedure ng proper yung pinakita natin, marami nang kaalam diyan, 'di ba? Yung technique, kaya tinatawag tayong PATS, technical works mga kapasmasters. Yung technique yung pinakita ko kasi additional konti kasi nasa 0 PSI kanina, ito nasa 5 PSI. Hindi na makakaya makita yung pano. Yan lang mga kapasmasters, sana may makuha kayong konting kalaman dito. Shout out sa lahat mga followers ko sa PATS Technical Awards, sa aking FB page, tapos sa mga
kaibigan, ibing technician dito sa Cebu. Ito yung buhay technician, mga kapasmasters. Marami tayong ginagawa. Tina, unti-unti ng plan. May water dispenser. All around technician, mga kapasmasters. Kaya baka sabihin nyo, di palagi nag-upload si Pats Technical Works kasi madalas busy tayo. Yan lang. Salamat sa inyong mga kapasmasters, especially sa kan ko, sa 96 followers ko sa Pats Technical Works sa kan. Epipeds, salamat sa inyo tanan lahat. Visayas, Mindanao, especially mga Ilo, mga kapatid ko si yan sa especially sa mga patubo pamuli pamili daghan damo kuno da damo or marami diyan sa Compostela Valley. Shout out Tito Insan Wilson Patubo. Shout out Tito Insan Wilson at sa mga kanatin relatives diyan sa Compostela Valley. Parang diyan nagmula yung aming kan mga ninuno. Yan lang mga kapasmasters. Salamat sa inyong kapasmasters. Jelly, thank you.